Anak, magpapakabait ka, ha? Alam mo naman ang mga tao doon. Napakaliit ng tingin sa atin. Ang kulit nyo kasi, inay, eh. Sinumpa ko na hindi na ako babalik sa bahay na yun. Mapilit lang kayo. Anak, may karapatan ka doon. Isa kang ilustre. May karapatan ka sa mga ari-arian nila. Kontento na ako sa buhay ko dito, inay. Hindi ko na kailangan ng kayamanan nila. Kontento ka na sa pagka-tricycle? Lumaki ka sa hirap, anak. Gusto kong guminawa ka. Hoy! Ikaw na munang bahala dito sa tricycle, ah. Huwag mong lalaspagin, ha? Oo, Frida. Huwag kang magalala. Inay, susulatan ko na lang kayo. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo paapi at paagrabyado. Sige ho, inay. Ate, laki-laki naman ng bahay na yan. Nakatakot. Huwag na kaya tayo tumuloy. Tumigil ka. Diyan lumaki ang daddy. Itinakwil lang siya ng lola nung sumama siya kay mami. Sayang naman yung mamanahin natin pag hindi tayo magtiyagang tumuloy diyan. Model ako sa Japan. Ito ba yung bahay ni Doña Mercedes Ilustre? Apo niya kasi ako eh. Honey, yan ang bahay ni Lola. Weird, ano? Parang haunted house to, yung madalas kong mapanood sa sine. Ang sarap siguro mag-trip dyan sa loob. Oh, come on. Na-flip ka na naman. Siguro tumira ka kanina, no? Relax ka lang. Normal pa naman ako, eh. Ingat tayo dyan. Behave ka, ha? Oo, oh, akong bahala. Trip ko lang tong bahay na to. I'm sure, mag-i-enjoy ako. Pinatawag kayong lahat ni Atty. Visconde sa kahilingan ng Lola bago siya nalagutan ng hininga. Mananatili kayo rito sa loob ng 3 araw upang ibigay niya sa atin ang kanyang kahuli-hulihang testamento. Luma na ang bahay na ito. Mahabang panahong nabalot sa lungkot at pangungulila. Dito na isinilang ang mga magulang ninyo. Kasama na ang mama ko. Nagsilbing bilangguan sa kanila. At impyerno ang bahay na ito. Hindi nakatiis sa mga magulang ninyo. Ang tanging mama ko na lamang natira. Dito ako isinilang. Napilanggo sa lungkot at pagkatakot. Isa akong bulag. Bulag sa mga pangitaing naghahayag ng katotohanan. At marahil, bingin na rin sa bawat tinig na nagahari sa bawat paligid. Hindi ba kayo natatakot dito? Well, ako okay lang. Hindi ako naniniwala sa multo. Buhay na multo pa.
Yun talaga nakatakot. Eh, bakit tayo nagsisiksikan dito sa kwarto, sa laki ng bahay nito? Eh, yan bang hindi natatakot? Alam mo, sabi ng itay nung nabubuhay pa siya, ginawa raw Garrison ng mga hapon ito. Naging maganda ang pakikitungo sa kanila. Kaya nag-iwan ng malaking kayamanan. Hay nako, yan na nga bang sinasabi ko eh. Yung mga hapon, swerte sa akin yan. Laging give ng datong. Feel nila ang beauty ko eh. Kaya naman mabili ako sa kanila. Alam nyo, inaamin ko, iba naman talaga nararamdaman ko dito eh. Parang kinikilabutan. Hay nako, tigilan nyo nga yung pinag-uusapan nyo. Basta sa akin, walang multo-multo. Kaya tayo naririto para kunin ang kayamanan na dapat nating tinamasa noon pa. Basta ako, makuha ko lang ang party ko. Masaya na ako. Wala na akong pakialam sa mga multo-multo na yan kung meron man. Sino ka? Huwag ka lumapit sa akin! Huwag ka, takot. Hindi naman ako, multo. Mukha lang nakatakot. Tingnan mo nga itsura mo. Siguro magnanakaw ka dito, no? Tikong buhay ako dito. Pwede, Lila. Pwede, utusan, huwag lang sasaktan. Baes, pikong, babaes. Ay! 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 Alam mo, kakatulong dati nanay ko dito, patay na siya eh. Alam mo, sabi niya, tatay ko na papa ni Sir Miguel. Kaya dahil kinana daw nung tatay na yung nanay ko. Kaya magkamukha kami. Pero pogi. Matagal ka na bang naninilbihan dito? Eh? Sasabi niyang nanay ko, sasabit lang daw ang ama ni Miguel sa mga ilustre. Kaya... eto ako, katulad na nanay ko, Alila. Kawawa ka naman pala. Ay, mag-iingat ka dito ah, sa mga ugali ng mga tao dito ah. Sabi sa'yo, huwag ka galaw gamit dito, bahay. Bakit? Alis na ako ah, papagod na. Pikong eh, dami utos, Sir Miguel, ha? Ha? Bye! Huwag yan ang ititin mo. Ito, ano ba? Hanggang dito ba naman may baong ka pa niyan? Natural. Sa ganitong klaseng lugar, makisama tayo sa mga aninong gumagalaw. Pagganahin natin ang ating imahinasyon. Let's get high! Ang spirito nito, yun ang kailangan natin. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Levy. Hindi kita sinama sa lugar na to para sa kalokohan mong yan. Alam ko, nakayamanan ang pinunta natin dito. Kaya nga, huwag ka magpapalamang. At hindi ako papayag. Nalamangan ka ng mga kaanak mo. Alam mo, yan ang gusto ko sa'yo. Matapang ka. Kahit lampa ka, may utak. Yan ang kailangan ko.
Bining! Bining! Po! Bining, sabihan mo ang driver. Ihanda ang sasakyan at luluwas kami ng Isabela. Asan nga pala si Picong? Eh, kanina pa po wala eh. Baka po nagpunta sa Campo Santo. Alam niyo naman yun. O bueno, Bining. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Asikasuhin mo lahat ng mga tao rito. Opo, senyor. Ah, Miguel, bakit kinakailangan mo pang lumuwas? May importante akong asikasuhin. Ang mga ari-arian ng mga ilustre doon sa Isabela. Kuya Miguel, kailan ba ang dating ni attorney? Hanggang kailan ang ititigil namin dito? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, tatlong araw ang ititigil nyo rito hanggang sa dumating si attorney Visconti. Siya ang may hawak ng lahat. Lahat ng dahilan kung bakit kayo naririto ngayon. Kuya Miguel, hindi ba ako pwede maglamyerda mamaya? Alam mo naman ang beauty ko, panggabi. Nakakainip kasi dito eh. Hindi maaari. Walang sino man sa inyo ang pwedeng lumabas sa bahay na ito. Kailan naman ang balik mo? Hindi na kami makatagal dito sa bahay ah. Bakit tatlong araw pa? Ibibigay rin lang yung parte namin, pinatatagal pa. Hoy! Kung hindi ka makatagal, umalis ka na. Tama ang lola. Ang mga anak niyang naging swail, anuman ang maging binhi nito, hindi ka rapat-dapat na tawagin isang ilustre. Hmm? Ang yabang mo magsalita! Hindi mo kasi alam ang pinagdaanan namin, ang naging buhay namin. Karapatan lang namin na kunin ang para sa amin. Frida, tumigil ka na. Manatili na lang tayo dito. Ayaw mo nun, sa ganitong pagkakataon, muli tayo nagkita-kita at nagkasama-sama. Maghintay lang kayong lahat. Dahil may kulang pa. Si Darwin, ang kilabot na pusakal sa Pateros, pinsan natin siya. Pero sinisiguro ko sa inyong lahat na ang pananatili ninyo rito ay magbubunga ng parehas at walang gulangan. Ate, nakakainip naman dito. Niwala man lang TV. Walang sounds, walang radyo. Paano tayo makakatagal dito? Hay nako Archie, magtiyaga ka na. Dalawang araw na lang itatagal natin dito. Pagkatapos nito, pwede mo nang tapusin ang pag-aaral mo. May pera na tayo. Ako, hindi na mamamasukan sa club. La 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 la. Sino yan? May tao ba dyan? Nako, yan na nga ba sinasabi ko eh. Hindi totoong may multo. Hindi yun uso sa Japan. La 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 la. Ate, ba't ganun? Mayaman pala si Itay, ba't tayo dumaan sa hirap? Hindi mo kasi alam ang buong pangyayari. Naging matigas daw ang lola. Tinikis niyang lahat ang mga naging suwail niyang anak. Alam mo namang buhay pa si Itay, itinuring na niyang patay. Alalalala. Sino ba yan? Bakit parang takot na takot ka dyan? Totoo bang may multo? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na yata ako makakatagal dito. Araw na araw, parang may nagmumulto. Hay nako, isa ka pala matatakotin eh. Mas mukha ka pang multo pag ganyang wala kang makeup. Hmm? Kanina parang may naglalakad. Parang may umuungol. Thank you.
Nag-iisa ka yata dito. Akala ko kung sino ka. Nakakagulat ka naman. Matagal na ako naninilbihan dito. Kay Senyor Miguel. Patay ng mga magulang ko. At sila nagpalibing. Hindi ko maiwan si Doña Mercedes noon. Kailangan ako ni Senyor. Wala na rin ako mapuntahan. Kaya dito na siguro ako tatanda. Bining, matagal na bang bulag si Miguel? Ah, oo. Nung bata pa daw yan, bulag na. Kaya't alam niya ang pasikot-sikot dito sa bahay. Malakas ang pakiramdam niyan sa bawat ingay at galaw. Hindi na niya kailangan ng alaalalay para sa kanya dito sa bahay. Baston lang ang lagi nitong kasama. Ba't hindi pa siya nag-aasawa? Wala ba siyang nobya? Ang pagkakaalam ko, walang naging nobya si Senyor. Palaging nag-iisa. Kapag hindi umakyat na Isabela, ay nagmumukmok lang sa kanyang silid. Maiwan muna kita, hahanapin ko pa si Picong eh. Sige. Oh! Sabi ko sa inyo, nasa diskarte natin to eh. Wala ka pa rin pantos ah. Wala bang tao dito, Darwin? Akin na yung bago. Sumunod na lang kayo sa akin. Bukas ang pinto ah. Ito ba ang bahay ng lolo mo? Mukhang walang tao ah. Tumahimik na lang kayo, nandito na tayo eh. Baka naman puro white lady nakatira rito. Pero di bale. Basta't babae. Hindi ubra sa akin yan. Diyan ka masiba eh. Mukhang nakakatakot ah. Darwin, sigurado ka dito sa pinuntahan natin? Huwag na nga kayo maraming tanong pa. Maliit pa lang ako. Nagpupunta na ako rito. Wala pa rin pagbabago. Okay, baka ito ang Fort Santiago. Oo nga. Laki-laki. Napakalaking bahay nito, no? Luma na mga gamit. Sige, katuhin mo na. Ano? Bilis. Hello! Aliwaw! Sino ka? Amo ko si Sir Miguel. Kanina ko pa kayo antay. Oh, kanina pa pala tayo hinihintay. Nadadami kayo kasama dito. Ayun naman pala eh. Dali mo ito. Sa talay, babaka. Sige na, tara. Pinto. May natanggap akong telegrama na makukuha ko na doon yung mana ko. Ngayon, nandito na ako. Kukunin ko na yung mana ko. Si Sir Miguel nasa Isabela. Bukas pa dating, si attorney ang bahala. Ano bang klaseng pamamahay ito? Nakakapangilabot? Oo nga eh. Tignan mo naman yung mga gamit. Antik, no? Diba? Isipin mo naman. 8 oras natin binya ito. Tsaka pala, Darwin. Mukhang malaki itong mamanahin mo ah. Baka naman pwede mo kaming hatian. Eh kung hatiin ko yung pagbumuka mo, hindi nyo ba alam na namatay ang mga magulang ko, umaasa sa kayamanan na yan, na ipinagkait sa kanila ng swapang na matanda? Ngayon patay na siya. Dapat lang siguro mapasakin ang parte ko sa kayamanan. Ito, kwarto ninyo, tuloy na. Kung kailangan pikong, tawag baba. Ha? Sige ha, kaya balad na. Sarang, kukuluko. Mga pangit. Oh, ba't ganyan na mukha mo? Si Darwin, dumating na ang walang hiya. Yung pinsa mong adik, magnanakaw. Katulad din natin, mamamatay tao, kriminal.
sa madaling salita. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, kaya tigilan mo na yan. Tang, hindi ubra sa atin ang mga yun. Pare-pareho lang tayo ng amoy ng hasang. Tulog na tayo bago ligo ka eh. Okay na okay. Nagmamahal kayo. Iwanan mo na yan. Tulungan mo muna ako. Anak, agawa, Papi Kong. Tapos nito. Marami pa akong lulutuin sa loob. Alam mo namang marami kung ipaghahanda ng pagkain. Hoy, baka mawala ka na naman mamaya ah. Ikaw talaga. San ka ba nagpupunta? Alam mo namang marami tayong bisita. Masama bang dalawin kong puntod araw-araw nanay ko? Ikaw talaga, gusto mo lang kong makita. Oh, sige, sige. Sumunod ka sa akin sa loob, ah. Ana, bigisan mo. Landi. Marami pala tayo dito. At nandito rin pala ang magaling kong pinsan. Basta't salapi at pagkakakitaan, nagtatagpo ang landas natin. Ikaw pala si Darwin. Ako si Bining, katiwala dito sa bahay. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Asya nga pala, kung hindi mo pa nakikilala yung iba mong mga pinsan, siya si Fe, si Archie, si Reggie. Hi. Si Laika galing Amerika. At si Frida. At si Maura at ang asawa niya. Maupo ka na. Stop! Kayong apat, ang pagkain ninyo, doon sa labas. Halina kayo, sumunod kayo sa akin. Halika na. Tara. Ang bihira naman. Sa labas. Maramo. Teka dito, pare. Oh. Pusoy ka, ha? Oh, teka muna. Teka. Piyadain niya yata ako. Relax ka lang. Hindi na nanalo to. Palasahin mo. Wala sa na. Tumoy ba yung pinsan mo? Sila sila agad. Ito? Pare, hindi pa nakakatikim ng luto ng juice yan. Alam mo sa States, iba buhay doon. Di kagaya dito. Talaga? Gusto kong makarating doon. Alam mo, maliit pa lang ako. Pangarap ko na yon.
Magandang araw, senyor. Kompleto na pala sila. Ano? Odo. Tagal naman. Ano ba? Ibaba niyo na yan. Tagal-tagal niyo eh. Pinsan! Ang kagalang-galang kong pinsan. Naalala mo pa ba ako? Ako yung lagi mong inaaway noon. Tuwing bumibisita kami rito. Ito nga pala ang paborito nga po ni Doña Mercedes. Ang matandang na matay na. Magtigil ka, Darwin. Igalang mo ang taong patay na. Wow. Pagalang. Galang-galang ka. Pinsan, maswerte ka lang. Lumaki kang mayaman. Eh, tulad ko, pusakal. Hindi ka galang-galang. Bukas pa ang datang ni attorney. Kaya bukas pa natin malalaman ng lahat kung anong sinasaad sa testamento ni Lola. Pansamantala, hayaan nyo muna ang inyong mga sarili na mag-enjoy dito sa bahay na di nyo natikman noon. Bueno, Bining, samahan mo ako sa taas. Anong ginagawa mo dito? Wala, nililibot ko lang yung paligid. Hindi ka ba naiinip dito? Pati kaya tayo lumabas, sigurado marami tayong mapupuntahan dito. Ay nako, mahigpit na kabilin-biliran ni Kuya Miguel. Na hindi tayo pwede lumabas dito. Tsaka maalay mo, maraming tarantado dyan sa labas. Ano ka? Wala tayo sa bundok, no? Alam mo, gwapo ka. Mistisang Kastila kasi ang nanay mo eh. Hindi ka tulad ng nanay ko. Mistisa nga, Bisaya naman. Kundi lang kita pinsan, type sana kita. Mahilig kasi ako sa bagets eh. Diyan ka na nga! Hoy! Hoy! Bumalik ka nga rito! Suplado! Alam mo, Darwin, mukhang malabo na yung inaasahan mong mana eh. Mantakin mo, ang dami niyo palang mga tunay na apo eh. Oo nga, wala tayong kikitain dito. Sa tingin ko, mas malaki pa yung racket natin sa Maynila kaysa sa inaasahan mong mana. Pag-ahati-hatihan niyo pa. Bossing, kung ako sa'yo, hindi nila ako aasa dyan. Tingnan mo nga yung itsura ng bahay na yan, lumaluma. Baka yan na lang pagpartihan niyo. Magsitigil na kayo. Luma, hindi kami magsasama-sama rito. Kung basta-basta lang yan. Kilala niyo ko. Hindi ako magpapalamang kahit na kanino. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Wala. Namamasyal. Masama ba? Ba? Astig ah. Malaban ah. Bastos na bata yan ah. Ano, bossing? Gusto mo yariin na namin para makabawas sa parte? Oo nga, bossing. Pag-isipan mo. Ganda yun. Sabihin mo lang, ang gagawin namin. Isipan mo, bossing. Oo nga. Ayos yun, di ba?
Mabuti na lang, kahit luma tong bahay na to, may swimming pool. Oo nga eh, para ka rin nagbakasyon. Biling, magkupad ka na. Gawin mo na ang dating ginagawa mo. Pare, wala na naman laman ng mga bote natin, ah. Napakahirap pa naman utusan ni Pikong. Eh, saan tayo kukuha nito? Aba! Alam nga naman ako utusan nyo. Alam nyo namang hindi ko kabisado ang lugar na ito. Bossing! Darwin! Saan ka ba pumunta? Bus na bote natin eh. Sagad na nga oh. So, bumili tayo? Sumimple ka ano? Sino? Si Bining? Alam mo, kahit katulong lang yon, may forma, maganda katawan. Wala yan! Alam mo kung sino mas bagay sa'yo? Yung pinsan mong Japayuki. Sa tingin ko, mukhang sabik eh. At mukhang sanay. Teka sandali. Di ba kasama mo si Marco? Pambihira ka naman. Hindi ka na nasanay sa taong yun. Yung taong yun laging nawawala. Puros milagro na lang inaatupag nun. Reggie, Laika, nakita niyo ba si Archie? Kasi kanina pa siya nawawala eh. Aba, malay ko. Bakit? Wala ba sa kwarto niya? Bako saan lang nagsususuot yun? Hay nako, alam mo naman yung kapatid mo. Parang bata, malikot at intrimitido. Baka nandyan lang yun. O isa namang pupunta yun. At saka kilala ko yung kapatid ko. Nagpapaalam sa akin yun eh. Ay. Pigong, ikot na buong paligid. Pero, wala rin. Ikong tanong-tanong, wala ang kapatid mo. Wala eh. Ikot ka ho yan. Wala rin. Darwin, nakita mo ba si Archie? Kinakabahan na kasi ako eh. Baka mo nga paano na siya. Ba't nagtatanong ka dyan? Hindi ka nga dapat nagtitiwala dyan eh. Baka napagtripan pa niya ng kapatid mo. Hoy! Pinagbibintangan mo ba ako? Baka gusto mo ikaw pagtripan ko. Pare, magdaan-daan ka ha. Babae kinakalaban mo. Huwag kang makialam dito ha. Sabit ka lang. Ah, ganun. Hinahamon mo ako ha. Ano ba? Tama na! Pipinsa ka rin! Ano ba? Tama na! Ano ka ba? Ano ba, Darwin? Sumusobra ka na! Sige! Ano ba kayo? Ikaw, Maura, okay, pagsabihin mo yung asawa mo, akala mo kung sino, mapaggawa ng gulo. Hoy!
At sino ka magsasabi sa akin yan? Pare-pareho lang tayo ng karapatan dito sa pamamahay na to. At huwag mo sabihing edukada ka. Pabayaan niyo sila. Sige, magpatayan kayo. Buluhin niyo ang pamamahay na ito. Isa lang naman naghahari dito eh. Puot at galit. Hindi pa man tayo sinisilang sa mundong ito. Ay sinumpara sa mga magulang natin ng pagkamuhi. At ito'y nananalay tayo sa ugat nating lahat. Bakit? May kailangan ka ba? Wala. Wala naman. Paborito ni Lola ang papa mo. Napatawad na siya noon ni Lola. Kaya lang, ma-pride ang papa mo. Simula nang mabalitaan niyang namatay sa Amerika ang papa mo. Lagi na lamang siyang umiiyak. Gabi-gabi. Hanggang sa namatay ang lola. Alam kong hindi niya mapatawad ang kanyang sarili sa sinapit ng kanyang mga anak na naunang namayapa sa kanya. Hindi sila nakatikim ng kanyang pagpapatawad. Kaya ba niya binabawi sa atin sa pamamagitan ng mana ang pagkukulang niya sa ating mga magulang? Miguel, kung nandito man ako ngayon, hindi mahalaga sa akin kung anumang mana ang makukuha ko, ang importante ay natutunan kong kilalanin ang pamilyang pilit kinalimutan noon ni Papa. Fe, alam kong nag-aalala ka sa kapatid mo. Ganun din ako. Alam kong may kinalaman si Darwin sa pagkawala ni Archie. Narinig kong pinag-uusapan ng grupo ang kapatid mo. Ha? Ako, huwag sana mangyari ang lahat, Maura. Tulungan mo akong hanapin si Archie. Natatakot akong may mangyari sa kanya. Hello. Ano ba? Nakakagulat ka naman? Gulat? Bakit naman? Pogi naman, Pikong, ah! Hoy, hindi na maganda nangyayari sa loob, ah. Nawawala raw si Archie. Nag-aaway-away na sila ron. Sus? Huwag mo nang kailaman lang ngayon. Gusto lang nila yung kayamanang punta kanila. Pera! Kutob ko. Masamang mangyayari sa pagtitira nila dito, ha? Anong ibig mo sabihin? Saka mo na malalaman. Thank you.
Anong ginagawa mo rito? Buti na nakanda tayo sa anumang mangyayari. Hindi dapat tayo magtiwala sa kahit sinumang tao dito. Pakiramdaman, ang bawat galaw at bawat kilos ng isa sa kanila, kung pwede lang, una natin. Kung pwede natin kanay, kanayin na natin. Ngayong gabi na daw ang dating ni attorney at malalaman na natin ang nilalaman ng testamento. Alam mo nang gagawin mo kung sakaling tagilid tayo. Bukas na bukas din ay ire-report natin sa mga alagad ng batas ang pagkamatay ni Reggie, pati na ang pagkawala ni Archie. Hindi na maganda nangyayari dito sa atin. Maaring pati si Archie patay na rin. Dalawa lang naman ang kutob kong pwedeng gumawa nun eh. Wala nang ibang, nandito lang kasama natin. Natatakot na ako, Kuya Miguel. Hindi na magandang nangyayari dito eh. Nasaan pa si attorney? Di ba ngayon ang dating niya? Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Nang matapos na ang paghihintay natin. Naatraso lang siguro sa biyahe. Bueno, magpahinga na nga muna kayong tatlo. At iwasan nyo na ang mag-isip-isip ng kung ano-ano. Sige na. Alam nyo, sayang eh. Hindi nyo natikman si Reggie. Alam nyo mga chong, may nangyari sa amin eh. Ang hihinaan nyo kasi. Kaya lang namatay siya eh. Pare, sino kayo may kagagawa nun? Aba, hindi ako yun ah. Lalong di ako. Huwag mo akong titigan na ganyan. Hindi ko yung pag-aaksaya ng panahon. Tal mo. Teka, teka. Si Frida itong dumarating ah. Hindi pa sabi nyo, tomboy yan. Nasa itsura naman ah. Mga pare, pwede rin yan. Teka muna, mukhang naghahanap ng pampainit eh. Yayain lang natin uminom. Frida, halika rito. Makipag-inuman ka naman sa amin. O, tara, pare. Tara. Okay naman kami, di ba? Tara, pare. Oo. Halika, tara na. Uminom ka muna. Huwag ka na mahiya. Halika na, bigyan mo na kami. Pare, pagbuksan mo na nga. O. Frida, uminom ka muna. Okay pala ito si Frida, no? Okay. Para yan sa ating pagkakaibigan. Para di tayo nagkakalayuan ng kalooban. Sige. Okay pala kayo eh. Yun! Sige pare. Inom muna tayo. Yan. Ayos to.
Alam mo, Preda, maganda ka. At sexy-sexy ang katawan mo, owa. Mo, pare, di tayo tuloy. Hmm? Babae ka. Pag nakatikim ka, makikita mo. Hanap pa natin mo. Riku. Hoy, mga pare, hindi tayo talo, ha? Malilintikan kayo sa akin. Ano? Pare, subukan daw natin. Ay, di ba gusto nating malintikan? Ayoko nga. Payag na kami malintikan. Matikma ka lang namin. Ah, oh. Sige na! Thank you.
Huwag! Ikaw. Ikaw ang pumapatay. Matagal na akong nagbulag-bulagan. Nagbalat kayo. Ako. At si Pikong. Ay isa. Bakit ka pumapatay? Bakit? Patay na. Ang buo kong pagkatao. Palit pa ako. Parang na akong nasa loob ng bilangguan. Hindi ko hawak ang sarili kong pag-iisip. Sunod-sunuran. Walang kalayaan. Lahat ng hirap, lahat ng dusa, dinanas ko sa kamay ni Lola. Tinis kong lahat yun.
ko alam ang... ang gagawin ko. Napakalupit niya. Napakalupit niya. Kulang na lang ay gawin niya ako parang isang hayop. Hawak ni Lola Mercedes ang mga hindi niya nagawa sa kanyang mga anak. Sa akin niya binuntun. Magtatanda ka na siguro, ingrato! Pinatay ko siya! Unang pagkakataon, nagamit ko ang aking pag-iisip laban sa kanya. Lumaki ako sa takot, puot, at pangamba. Naririto kayo ngayon. Kahati ninyo ako sa kayamanang iniwan ni Lola Mercedes. Bakit? Kahati ko ba kayo? Sa buong buhay ko ang pagsasakripisyo sa bahay na ito. Ha? Hirap na hirap na ako. Ha? Hirap na hirap na ako. Lagot kayo kayo, La Mercedes. Ikukulong niya kayo. Ipapakain sa mga multo. Huwag maingay. Darating na mga Diablo. Andyan na. Kukunin na tayo ng demonyo. Saan na kayo? Lalabas na si Lole. Dadalhin niya ako sa impyerno. Bye-bye. Pinsan,